Nang makita ni Jesus na dumarag sa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, inuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya." Sa ebanghelyo ngayon, naawa si Jesus sa bata na baka muling balikan ng demonyo ang bata. Paglisan ni Jesus, kaya't inutusan niya ang demonyo na huwag nang bumalik sa bata. Dito natin makikita na ang pagbabawal sa demonyo na muling pumasok sa kanya ay isang gawa rin ng dakilang awa. Isang bagay na dapat itong ituro sa atin ay hindi sapat ang pagdaig sa kasamaan. Ito ay dahil ang mga tukso at pang-api na nagmumula sa hukbo ng mga fallen angels ay tuloy-tuloy at walang humpay. Madalas na nangyayari na kapag ang isang tao ay nakahanap ng kalayaan mula sa ilang diabolikong impluensya at mula sa ilang kasalanan, sila ay nahuhulog muli sa kasalanang iyon habang sila ay nagiging maluwag. Sa makatuwid, dapat nating laging tandaan na kapag nagtagumpay tayo sa ilang kasalanan, tukso o pang-api, dapat tayo laging manatiling mapagbantay upang hindi tayo bumalik sa mga kasamaang ito. Ang patuloy na pagbabantay ay mahalaga kung gusto nating manatiling matatag sa landas tungo sa kabutihan at kabanalan, dahil ang mga demonyo ay laging nanunukso na bumalik. Kaya pagnilayan ngayon sa anumang tukso na iyong tiniis at napagtagumpayan, sa kalaunan na ay muling mahulog dito, pagnilayan lalo na ang kahalagahan ng pagbabantay na kinakailangan upang hindi lamang iwasang bumalik sa iyong mga dating kasalanan, kundi upang sumulong din sa kabanalan at kabutihan. Ang masama ay hindi kailanman nagsisi, ngunit ang Diyos ay higit na walang humpay sa kanyang habag at biyaya. Patuloy na sumulong sa espiritual na buhay upang hindi ka na madulas at bumalik sa nakaraang kasalanan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dumudulog ako sa iyo ng may pagtitiwala at nagsusumamo na hindi mo lamang ako palayain sa mga kasalanang aking ipinaglalaban, ngunit iwasan mo rin akong bumalik sa kanila kapag ako ay malaya na. Naway lagi akong sumulong patungo sa iyo at huwag maging maluwag sa aking paglalakbay ng pananampalataya. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.